yung Flickr is nag-umpisa nung si Jake na kaibigan ng dalawa kong pinsan, si Paolo tsaka si Ino. Kaibigan nila si Jake. Tapos, si Jake kilala niya ako as nagigitara din. Nanghirap pa akong gamit kay Basi nung pinupunta ako pa sa Maynila. Gusto namin mag-audition dun sa, ano, sa Foundation Day ng Maris. Noong una, ako lang yung gitarista nun. Pero kasama ko na si Aldrin sa si Cece. Pare-pareho naming trip yung fast pitch. Pero, ano, kailangan namin ng isang gitarista. Nung time na isasoli niya na yung gitara kasi tapos na yung auditions, ni-meet up ko sa Santa Lucia. Binigyan yung gitara sa akin, tapos nag-iaya siya. Niaya ko lang tumugtog. Tumutugtog ba ng fast pitch? Sabi niya ganun. Puro cover-cover lang una. Sabi ko, oh, trip ko talaga yun. Sobrang trip ko yun. Tapos, niaya niya ako na maging kabanda niya. So, pumayag ako, syempre. Fast pitch yun. Tsaka wala akong banda nung time yun. Gigil na gigil ako sa pagbabanda niya. Naging ano kami, naging fast pitch cover band kami. Composed of Wong, vocals, si Aldrin on drums, ako guitarist, si Jack guitarist din, tapos si Mark Cese, si Mark Cese as bassist. Yung Flickr, ibali yung event namin sa Sports Center, yun na rin yung huling gig ng Flickr. Kasi after nun, nagkaroon ng dispute yung bassist tsaka yung guitarist namin. Ano, yung ex ko, nung tugtog na yung Sports Center, ano, pinapunta nila ni nga nila si Cece daw. Pero, ayun, nagkaroon lang ng conflict. Kasi parang, bakit hindi ko, ba't di nila sinabi? Parang ganun. Though wala naman akong right. Parang nairita lang ako that time. Eh, syempre may girlfriend na ako nun. Siyempre, parang nagkaroon ng kung ano-ano, away-away. Yun, siyempre, kampi ka sa girlfriend mo. In a sense, hindi na rin sila, nagkaroon sila ng lamat, parang gano'n. Nagkaroon lang talaga ng gap. Kasi nga, siyempre, parang forced ka talaga kasi kailangan mo kampihan yung girlfriend mo, siyempre. Parang hindi na sila masyado nag-uusap, so, siyempre, mahirap magbanda nang hindi kayo nag-uusap. Tapos parang, siyempre, kailangan mag-jump. Tapos, siyempre, hindi naman sa hindi sumisipot. Parang minsan, hindi na nagre-reply. Ganun. So, nabuwag na rin yung Flickr. Tapos, nabuwag na rin, in a sense, yung tropa kasi malaking circle yun. Nung time na yun, siyempre, parang, ang ganda naman nung line-up. Tapos, biglang bibitaw, masayang naman. So, tinuloy-tuloy lang namin. Tapos yun nga, nagsulat na ha. Tapos, kung kailan kayo mag-start, bakit mo patitigil lang? Sobrang dami jam nun. Halos every twice a week. Halos every day nga ata, nagpa-practice yung Flickr. Kaya naging solid yung banda na yun. Yung kay Jake, siyempre, hindi pa rin nawala yung gusto niya sa pagbabanda. Bumuring kami ng banda namin, yung, ano, bypass. Kasi nagpalit ng lineup eh, parang, para lang bago lang din. Parang brand new start. Sobrang available namin lahat. Malaking factor yun, availability. Kasi parang, ano kasi nun eh, summer. So wala kaming ginagawa lahat. So mga bakasyon ng mga kaka-graduate lang or bakasyon ng mga kung sino man yung nag-aaral yung time yun. Sobrang, ano talaga, available kami sa isa't isa. So, yun pa, madalas rin matumambay. Eh, since kami yung magkakatropa, jam na yan. Imbis na parang unproductive tambay, jam na natin to, parang ganun. Nakuha namin si Marvic tsaka si Ino. I was a substitute for the previous bassist. Gulat ako sa umaga. Jam daw kami, sama daw ako. Yun, naging vocalist na ako. At first, intimidating. Sobrang sarap, masarap. Masaya, hindi mo ma-explain. Sabi nila, pag nagkakamali, no-bad trip si Aldrin. Ha 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 ha
may gig nga sa Dread na occupied namin yung third floor nung, di ba, Guelos, Dread, tapos yung third floor sa amin. Kasi sobrang dami namin. Masaya sa akin, medyo kabado kasi dalawa yung tutugtugan ko. Parang medyo pressure. Pero masaya naman kasi madami nga talaga kaming kakilala. Parang less pressure lang dun sa ano, full stranger na crowd. Yun. Medyo comfortable. Parang tumutug kayo ng nasa bahay. Parang ganun. Kung mapapanood mo yung video namin, pangalan ko lang sinisigaw dun. Wala nang iba. Diba? Hindi na akong makatingin kasi puro picture ng picture eh. Eh di ko alam yung isang gabi na yun and dalawang gabi na yun. Parang sikat na ako, siyempre. Masaya, basta masaya, masaya. Parang pagkatapos nun, parang yabang-yabang ko kasi ano, nakasama ko sila. Tapos nakakanta ako. Nakarating ako sa ganun lugar. Masaya talaga. Kasi bukod sa ano, alam mong may sumusuporta sa inyo. May nakikinig ng tunog niyo. Kinailangan umalis ni Marvic. Nagpakalayo-layo ako kasi sumama ako sa ibang kabanda ko. Yung kabanda ko dati, hindi ko rin sila kilala. Medyo, it didn't sit well with me. Hindi talaga nakatagal yung vocalist. Tapos yun, kinuha namin kapalit niya si Anton ulit. Si Anton okay naman kasi hindi siya pasok sa genre namin kasi more on alternative talaga siya na ano, mga parang kwan, mga ganun. Medyo suabe yung boses talaga. Gusto nga namin mabigat pero wala namang sumisigaw masyado. Before ako lang sumisigaw, sobrang palpak pa. Kaya kinuha namin si Bray. In-invite ako ni Bossy. Tumambay kami once sa expo. Nakadalawang gig kami kay Anton. Tapos umalis na siya. We had to change twice to find something that fit the band even more. Si Wong, pumasok na siya sa TNR. So siya na yung naging lead vocals. Tapos kinuha namin si Joms para siya naman yung mag-lead vocals sa amin. Nung nakuha namin si Joms, parang natuwa kami kasi magaling talaga siya. Magaling siya sa lyrics, tsaka magaling talaga siyang kumanta. Tsaka magaling nga talaga kumantay. Di ba? Magaling talaga siya kumantay. Naririnig ko na yung bagong vocalista. Sabi ko, shit, ang galing nila. Pero mas gwapo pa rin ako sa kanila. Tsaka, bagay sila doon sa, bagay yung, yung pair up nila ni Bray. Tapos yun, parang, kumbaga, iniisip namin sana magtagal si Jom sa banda. Ginawa namin Farcaster. Tapos yung Farcaster, nanggaling yun sa laro na common na piniplay, nilalaro ng buong banda except for Joms. Lahat kami naglalaro ng Monster Hunter. Yung mga, isa sa mga pinaka-solid days ng Farcaster. Kasi lagi kami bonding laro ng Monster Hunter. Kasi Monster Hunter, may item doon na nagpapateleport sa'yo. Yun yung Farcaster. So, ang ganda lang ng pangalan talaga. Meron na kaming name na pwedeng pangalagaan talaga. Nandun yung chemistry ng band members. Masasabi ko, hardworking ang Farcaster kasi
may mga times na ano na hindi maglapat yung ano yung gusto namin sa kanta. Hindi kasi kami pare-pareho ng influence sa ano eh, sa music namin eh. Nag-mix yung influences namin ni Basi na medyo post-hardcore with their parang new metal kasi yung tunog ng Deftones, so pinaghalo namin. Plus yung tingin ko pinaka-heavy influence is yung fast pitch. Yun na yun, parang yun na yung pinaka-solid face ng banda yun, nung Farcaster na kami. Nandun na yung lahat nung ano, lahat nung parang gusto mo kasi madaling kausap yung kabanda mo, kabarkada mo kasi hindi katulad ng iba na so, kumukuha lang kasi sobrang galing, ganito ganyan. Yung sa Farcaster, hindi mo naman kailangan sobrang galing. Kumbaga dapat nakaka-relate ka lang doon sa genre niya kung ano yung trip ng tunog. Yun na yung times na sobrang okay na nung mga nabuo na kanta. Nagpa siya na kami na mag-record. Isang chapter yun na nabuksan para sa buhay ng Farcaster. Binago na rin yung mga, marami nang binago dun sa mga luma nilang kanta. Tapos nagdagdag din si Jones. So ako rin, onto it. Ito na to, parang ini-start namin yung build-up ng may maipapresent na kami na. Kumbaga, yun na yung pinaka-target nyo nung pagbaband eh, makagawa ng sarili yung tunog. Tapos sarili nyo pang sulat, ganito ganyan. Excited ako. Kasi for the first time, matatry ko mag-record ng talagang recording. Siyempre, excited na parang ito na. Pero kabado pa rin kasi, gets mo, bago ka sa mundong yun. Sobra excited. Kasi ano eh, first time ko talaga mag-record official sa studio. Kinakabahan ako nun kung mapipiyok ba ako or makakailang take ba ako. Yun eh, yung parang piece by piece na bubuo, parang pack, una, drum tracks. Wala kaming problema kay Drin kasi isang salang niya lang wala nang problema eh. Well, sin talagang kunwari drum tracks na pagsalang ni Drin, sasabihin nung sound engineer na okay na, wala nang kailangan maguhin. Hindi mo na kailangan mag-draw out ng kahit ano pa sa kanya kasi nakaka-deliver siya. Gitara, bass, tas gitara, tas yun na. Parang, oh shit, ito yun yung parang gets mo. Magbubuo ng Lego. Pag natapos na yung mga guitar, yung drums, which is matagal, yung magiging challenge yun yung paglalagay ng lyrics na ang hirap. Kasi yung style nila ng paggawa ng kanta. Like kung tinatry kontakin si Sir Aaron, tapos minsan ini-email ko pa. Tapos every time na kunwari sasabihin niya na in-email niya na yung track ng layer. Tapos isend ko na rin kaagad sa kanila, ganito ganyan. Or minsan mini-message ko na sila na meron na akong kopya, tapos yun. Ang mga lumabas na kanta na na-record na is Liar. Nung unang mo na-rename na yun na master-master na, yung reaction mo na? Hindi ko ma-explain kasi hanggang ngayon pinapakinggan ko pa rin eh. Pinost namin siya sa Facebook, tapos nakakuha kami ng ano, ng magagandang comment mula sa ano na mula dun sa mga nakarinig nung kanta. Saka maganda yung resulta. Especially nung nilabas na namin yung mga recordings namin. Maganda yung feedback ng mga tao. Akala nila foreign. Tapos hindi ko rin akalain na ganun kaganda yung kakalabasan. Mas na-hype kaming ituloy yung ano, yung dalawa pa. Yung reception niya is okay naman. Okay naman. Lalo-lalo yung obsession compulsion. Tapos yun na, nagkaroon ng point na ano, na aalis na yung drummer namin. Siyempre malungkot kasi
parang kung kailan pa yung time na mag-start kayo, yun, bigla na lang may mawala sa akin. Mahirap, mahirap. Kasi ano, he was part of the Foreigners to, kumbaga original. Ang galing kasing drummer ni Dream. Mahirap siyang, medyo mayroon siyang palitan. Mayroon maghanap ng katulad niyang drum, yung level ng playing niya. Malaking ano eh, malaking pundasyon si Dream pag-follow-wise sa Farcaster. Nakakalungkot kasi ano na siya eh, part na siya ng buhay ko na. Kumbaga, mahirap bitawan yung bagay na nakasanayan mo na nung time na yun. Kumbaga, sanay na ako na laging nag-jam, laging nag-gig. Tapos yun. Mahirap sabihing aalis na ako ng Farcaster kasi ano eh, umabot sa point na yung Farcaster na yung dahilan ko kaya ako nagda-drums. Kumbaga, kung hindi naman nabuo yung Farcaster, baka hindi na ako nag-music. Kumbaga, hindi ko na tinuloy yung ano ko, yung passion ko. Pinakamagandang gig ng Farcaster, yung video launch nila. MV launch. Yung nag-open kami for sa video launch ng Nicki Nasty. Sa video launch ng Nicki Nasty. Nag-open kami para sa Nicki Nasty. Yung video launch ng In the Absence. Yun yung pinaka okay. Kasi nakasabay namin like sila Moonstar 88, nakasabay namin sila Raymond Magasigan. So, para sa akin, malaking bagay yun na nag-front kami. Doon kami pinaka nagkaroon ng exposure talaga. Kasi doon lumabas yung ano eh. Doon lumabas yung tunay na tugtog ng Farcaster. Level up na yun eh. Compared sa mga previous gig na kayo pa yung naghahanap ng prod para lang makatugtog. Sobrang solid nung set. Tapos, ano, praises din from other people. Mga tumugtog din, may mga pangalan na rin compared sa amin. Gawin kami yung parang underdog. Yung ibang tumugtog na banda ron, ahead na sila ng sobra sa Farcaster. Kumbaga, ano na eh, sikat na sila eh. Pero napabilib pa rin namin. Kasama doon sa front act, saka doon sa lineup na ibang bands, nanood din. To be lined up with other great bands na re-revere din namin. It was a humbling experience. Puro ano, strangers yung crowd. Tapos may mga positive feedback. Tapos lalo pa galing sa Nicki Nasty, medyo wala lang. Hindi ko malilimutan yung sinabi ni Levy na ano, si Pat, yung gitarista ni Nicki, na medyo technical sa ganyan. As in, from pagkakaupo niya, tumayo siya para panoorin kami. Yung isang DJ sa New 107, when it was, ano pa, buhay pa at that time, si Cyrus, to the point na he really appreciated our music. Nakakataba kasi to express so much kumbaga appreciation towards something na I know for a fact na he has never listened to before. Tapos nun, to even go so far as invite kami. Kausap ako ni Cyrus nun eh, tinatanong niya kung gusto niya tumugtog. Actually hanggang ngayon, tinatanong ako ni Cyrus. Dun ko nasabi na
ah, may ibubuga kami, kaya namin. Doon din tumaas yung bilib ko tsaka yung respeto ko sa Farcaster. Nung narinig ko yung kanta nila, pagkatapos ko, mas gumanda. Tsaka parang mas natutuwa ako bilang kaibigan nila, dati nilang kabanda. Kasi bukod dun sa gumaganda na yung tugtugan nila, tapos lumalawak na yung lugar na pinagtutugtugan din nila, kahit sumikat yan, mapunta ibang bansa, dumaan sa akin yan. Diba? Tapos natugtog pa namin yung fourth song namin, yung Welcome to Phoenix, na sobrang, yun yung pinakamagandang kanta ng Farcaster, though hindi na record. Saan na? Pero, basta maganda yun. Maganda talaga yung gabing yun. Tapos yun, kasabay ang palad, after noon may isa pang gig. Tapos hanggang sa wala na si Dream, tapos naghanap ng bagong drummer. Nung college kasi, kaibigan ko si OG. Tapos yung kapatid niya, bahista ng Farcaster. So ayun, nung naghahanap sila ng drummer dahil nga umalis si Aldrin, sabi ni OG sa akin, na mag-record daw ako ng video na nagda-drums. Kinover niya yung Welcome to Phoenix. So, parang gets mo, parang okay to ah. Nakaya niya yung mga ni Dream, parang kaya niya yung licks ni Dream, tas may bago rin siyang take. Ayun, nakita nung Farcaster mismo, tapos inimbita nila akong mag-session ng isang beses. So, parang na-encourage kami lalo uli na balik natin to ganyan, may J-Point na tayo. Sama nga lang, gets mo, na-encourage kami, tapos walang gig yung lineup na yun na J-Point as drummer. Si J-Point. Oh, tapos hindi rin kami gano'n nakakatugtog. Yun na rin, siguro. Parang na-timing na lang din talaga na after namin makahanap, nandun na rin kami sa point na pababa yung banda na Ewan eh, feeling ko talaga yung sa pagiging busy ng lahat ng tao. Siguro napabayaan siya kasi busy na yung busy na yung mga band members. Ako, 8 hours ako sa office or more than pa. So, wala ding time para mag-jam or mag-practice. Feeling ko, I'm to blame in a sense kasi yung work ko is composed of field work where I go to clients na unfortunately nakadestino sa mga sobrang layong mga lugar sa Philippines, and then I'm required there to stay at least 4 to 6 weeks. Kasi na ando na ako sa point na nakahanap na rin ako ng trabaho. Nag-start na akong pumasok ulit. Nag-aarap pa ako na struggling to graduate. Before kasi, parang sobrang dami kong time kasi hindi naman ako nagsischool. Kumbaga, ang lakas ng loob kong mag-jam kasi parang sobrang free ako. Tapos hindi katulad ngayon na parang siyempre kailangan mo nang isipin na kailangan mo i-prioritize yung school. For one, siguro frustration kasi parang when I wanted to make things happen for the band, minsan, halimbawa, ako na yung nagsiset up ng mga practices namin, mga jam, tapos nun yung unavailability ng mga tao.
na sometimes hindi kami makapag-move forward talaga pag wala to, pag wala si ganyan. Kasi isipin mo, parang binigyan ko yun ng break tapos parang tinapon yun lang. Nawala na ng gana totally. Siyempre, nami-miss ko pa rin. Buhay pa rin yung Farcaster para sa akin. Para sa akin, natutulog pa rin siya. Natutulog siya. Naghahanap lang siya ng point na ano. Okay, game, let's do this. Parang ganun. Na sana, game na talaga. Gusto ko talagang buhay yung Farcaster. Bakit hindi? I mean, hindi naman natapos para sa akin yung Farcaster. Ano naman? Bakit hindi? Why not? Gusto pa rin, pero na-depende pa rin yun sa kanila, siguro. Sayang din yung mga kanta namin. Maraming gabi rin yung pinagpuyatan namin pagdajam. Maraming din akong hinahindi para makapag-practice kami. So, bakit hindi?